Magandang hapon po sa inyong lahat. So excited po ako na bawat isa sa atin ay ma-develop, mag-improve. Ngayon po ay lumalaganap ang maraming peke. At pagdating sa merkado, yan pa ang mabili. Ayaw nila ng original kasi mahal. Doon sila sa mga imitation. Ayaw nila ng authentic. Gusto nila hindi original. Pero ang ating pag-uusapan ngayon, hindi peke. Kasi naniniwala ako dito na walang peke. Ay parang yung iba, hindi naniniwala na totoo siya, totoo siya. Pakisabi nga sa katabi mo, totoo ako? Totoo ako. Sino dito yung ramdam na ramdam mong totoong totoo ka talaga? Taas ang kamay. Yung mga totoong totoo. Yan. Yung totoo, yung sinasabi mo, totoo yung iniisip mo, totoo yung ginagawa mo, lahat yun tugma. So, yun po yung importante na natututunan natin. So, welcome po sa lahat ng mga first-timers na nandito ngayon. Paki-wave nga po yung kanilang mga kamay sa lahat ng mga first-timers. Wow, thank you so much for coming. Andyan, thank you so much. Thank you so much for coming. Kaya po natin kinuha yung Inares Auditorium para po hindi na pinapawisan yung kilikili nyo. Because we love you so much. No, mahal na mahal po namin kayo. Kaya po yun ang gagamitin natin. So pwede na po kayong mag-coat kasi ang problema natin doon yung malamig na. Kaya masarap nang pumunta doon. At ang maganda, linggo-linggo na andun tayo. Favor ni Lord John, favor ni Lord. So pwede na kayong mag-coat kahit summer. No, alam nyo kung bakit ko ginawa yon? Para marami tayong panahon sa isa't isa. Naaawa po kasi ako sa inyo na pagkatapos ng 7 o'clock, matatapos tayo ng 9 o'clock, itataboy na namin kasi darating na yung pan-10. Ang sakit sa pusong itaboy kayo. Ang gusto namin, nag-i-stay kayo sa inyong cell group, sa mga tao, para sama-sama tayo palagi. Because we are the church. Now, we are the church. And gusto kong i-share sa inyo ngayon, be the church. Be the church. Alam nyo, ang church, hindi po yan religion. Ang church po, ay hindi rin yan isang denomination. Pero marami pong nagkakamali dito, at ang kaisipan po nila, ang lagi pong sinasabi nila, let's go to the church. Kaya po tayo, ang maganda sa ginagawa natin, hindi mo alam kung alin ang church mo. Kasi tayo mismo yon. Pakisabi, tayo mismo yon. Yan, yan yung po yung bagay na dapat maintindihan natin, be the church. So ibig sabihin, merong ginawa si Kristo sa'yo, kaya naging ganito tayo. So hindi ho tayo relihiyon na uma-attend lang doon. At hindi rin tayo denominasyon. Tayo po ay pamilya. Pakisabi sa katabi, pamilya ka. No, pakingitian mo naman yung pamilya mo. Yan. Sabihin mo, excited ako sa'yo. No, sa gagawin sa'yo ng Panginoon. So yun po yung pong gusto kong i-share sa inyo ngayon. Kaya po merong sambarangay, may sambahay, para po at least mag-function tayo according to God's design. Kasi kung hindi mo alam kung ano ka, hindi mo alam kung paano ka magpa-function. So pag hindi ka nagpa-function, hindi ka productive. Pag hindi ka nagpa-function, hindi ka useful. Pag hindi ka nagpa-function, nale-less ang iyong value. Hello? I just want to tell you that you are a valuable Christian. You are bought with a price. Matindi ang presyo mo. Ang presyo mo, buhay, dugo ni Kristo. Kaya kahit na anong kapalpakan natin nung nakaraan, tinanggap natin ng Panginoon, lahat ng iyon tapos na. Pwede ka nang magsimula ng iyong bagong buhay sa Panginoon. Are you ready for the word? Sabihin mo sa katabi mo, be the church. Be the church. Do not go to the church. Be the church.
So, yun po yung maraming daya na na-experience ng mga tao sa kasalukuyan. Lagi pong sinasabi, punta ka sa church namin. No, hindi ho siya pupunta sa church natin kasi tayo na ang church. Amen? No, sino dito yung alam mo na ikaw pala ang church? So, sabi ng word ng Lord, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has gone and the new has come. Sino ba si Kristo? Sabi ni Kristo in the book of Matthew chapter 16 verse 18, sabi niya, I will build my church. No, I will build my church. Ang sabi diyan, and I tell you, you are Peter, sabi dito, in Greek, Petros, a large piece of rock, and on this rock, in Greek, it's Petras, a huge rock, like a Gibraltar, I will build my church, and the gates of Hades, the power of eternal region, shall not overpower it, or strong it its detriment, or hold out against it. So, ibig sabihin, si Jesus nagtayo ng church. And if you are with Christ, ikaw yung binild up ni Lord. Ikaw yung tinayo ni Lord. Sabihin mo sa katabi mo, tinayo ka ni Lord. Kaya huwag ka nang tutumba. Hello? Pag naintindihan mo na si Kristo ang nagtayo sa'yo, hindi ka natutumba. Pag alaintindihan mo si Kristo ang nagtayo sa'yo, hindi ka na magagalaw. You are immovable. You are unshakable. You are firm. Sabihin mo sa katabi mo, firm. So today, be the church. So you need to be firm. Hindi ka dapat natatangay ng mundo. Hindi ka dapat basta sumusunod kung ano ang uso. Ang importante dito, tinayo ka ni Kristo sa pamilya mo, tinayo ka ni Kristo sa bayan ng binangonan, at mag-stick ka doon. Because Jesus Christ, He did something for us. He called us. So yun pong ibig sabihin ng church. The church means is the called out ones. Pakisabi sa katabi, the called out ones. It means separated. The called out ones, and also separated. Anong ibig sabihin yan? God called us from darkness to light. Kaya nga tayo, reigning light. Pakisabi sa katabi, we are the reigning light. So shine your light. Shine your light. Ang ilaw, hindi kinakailangan pag maliwanag. Ang ilaw, kailangan pag madilim. Hello? Hello? Kaya tuwang-tuwa ako sa mga bata. Ang daming mga bata dito. Grabe, pag tinitingnan ko sa kanila, ibang klase ang mangyayari sa kanila. So kaya, dapat maintindihan natin as a church, the called out ones, we are redeemed. We are redeemed from the power of the enemy. We are redeemed from the power of sin. And we are renewed. Pakisabi sa katabi, you are renewed. Ano ni-renew sa'yo? Ni-renew sa'yo yung iyong mind, ni-renew sa'yo yung iyong heart, ni-renew sa'yo yung iyong will. Dati, ang sinusunod natin, yung ating personal will or human will. Pero ngayon, iba na, God's will na. Amen. So, ito yung disenyo kung bakit tayo tinawag ng Panginoon. Kaya, sa church, talagang kung naiintindihan mo kung ano ka, masunurin ka na. Wala nang pasaway. Wala na rin gumagawa ng palihim na mali. Wala na rin pong nagtatago. Tira mo yung katabi mo, sabihin mo, hinugot ka sa dilim, ni-restore ka pa ni Lord. So, yung pagkatao mo, yung disenyo mo, ibig sabihin, you are complete. You are complete. Kompleto ka. Pakisabi sa katabi, kompleto ka. Hindi ka kulang-kulang. Parang may diin yung kulang-kulang.
You are complete in Christ. Amen? So, if kung kompleto ka talaga, kompleto ka sa pagmamahal. Hello? Kung kompleto ka talaga, nakatayo ka talaga doon sa pagkatawag sa'yo ng Panginoon, hindi ka na matampuhin. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, hindi na matampuhin. Ito rin naman, hindi na magagalitin. Ni-restore na tayo ng Panginoon. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, ibinalik ang dati mong ganda. Yan talaga yung ganda mo. Ang ganda mo, wala sa sabon na ginagamit mo. Ang ganda mo, wala sa makeup at lipstick na ginagamit mo. Ang kapugian mo, wala sa skincare. Ang kapugian mo talaga nagagaling sa loob. Lumalabas na lang talaga yan. Kung gusto mo talagang ikaw ay gamitin ng Panginoon, maintindihan mo that you are redeemed, you are renewed, and you are restored. It means to say that you are complete in Christ. Sabi mo sa katabi mo, kompleto ka. Kaya lang marami mga tao, hindi nila maintindihan ito kasi yung Holy Spirit hindi na nagbo-work sa kanila. They go to church, they read the Bible, but they don't apply it in their lives. So yung mga principles, yung mga guidelines ni Lord, hindi nasusunod. So tandaan niyo po, God is not all about lesson. God is not all about things that you know, but God is all about person. At mahalaga na naiintindihan natin ito na kapag ikaw ay tinawag ng Panginoon, binuo ng Panginoon, inayos ng Panginoon, pinatatag ng Panginoon, meron kang gagawin. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, may gagawin. So yan po yung bagay na dapat mabura sa ating isipan na pag church tayo, akala mo a-attend. Hindi po, nag-aayos tayo, number one na dapat ayusin, number one, integrity. Yan doon dapat ayusin natin, integrity. Sabi mo sa katabi mo, mag-aayos tayo. Aayusin natin yung integrity natin. Sino dito yung aamin, sabi siya sa integrity niya? Minsan yung nasasabi mo, hindi mo nagagawa. Taas ang kamay, taas ang kamay. Yan. Congratulations. No, sabi tayo dyan, kaya unti-unti natin aayusin yan. Sino magpapaayos? So kaya pag ikinukorek ka, huwag kang magagalit. Kasi sabi talaga tayo sa integrity. Kaya hindi naniniwala minsan ng mga tao sa atin kasi hindi pa nila nakikita to. Sino dito yung magpapaayos din ng kanyang attitude? May attitude problem. Taas ang kamay. Woo! Congratulations! Sabi mo sa katabi mo, merong integrity problem, may attitude problem. Sabi mo sa katabi mo, may attitude problem. Sino dito ang aamin ka, may attitude problem? Huwag mong kakausapin pag gutom. Attitude problem ba yan? Huwag mo rin kakausapin pag may problema. Huwag mo kakausapin pag pagod. Itong pinakamalupit sa lahat, huwag mo kakausapin pag walang pera. Totoo ba na nakaka-apekto talaga yan? Eto pa, huwag mo kakausapin pag bigo. So, yan yung mga bagay na aayusin talaga natin. Merong integrity problem, merong attitude problem, eto pa, may character problem. Pero nagpupunta sa church. Hello? Hindi maaayos dito ang integrity mo. Hindi maaayos dito ang attitude problem mo. Hindi maaayos dito yung character problem mo. Maaayos yan pag nag-iisa ka na. At may nagpe-pray sa'yo. Dito kasi pwede mag-itian. Kumusta ka na? Ang buti-buti ng Panginoon. Kumusta ka na? Hallelujah, praise the Lord. Glory to God. Pero pag nag-iisa ka na, doon yan madidevelop. Kaya allow someone to talk to you. Sino yung nagpapasalamat sa cell group leader niya? Yeah. Woohoo!
Ang tanong, tapat ka ba? So dapat alam natin yon as a church. Alam natin yon na may problema pala ako. Kaya maraming hindi nag-i-engage, maraming hindi nag-i-involve kasi meron silang problem. Integrity problem, attitude problem, at saka ano pa? Sino dito na-identify natin to? Hindi yan masusolusyonan ng eskwela ang pinag-aralan mo. Kahit pa may masteral ka, kahit pa may doctorate ka, lalabas talaga yan. Hello? May kausap ba ako? Sino may naiintindihan? Kaya merong church na ganito kasi aayusin ka. Kung bakit ka inaayos, kasi may gagawin ka. Amen. Sino dito alam mo may gagawin ka? Ang gagawin natin mga kasama, we will win the world. So kaya, importante na ayos tayo, may kumakausap tayo, at ang pinakamatindi sa lahat, dapat may Espiritu Santo tayo. May taong tumutulong sa'yo, may word ni Lord, at saka may Holy Spirit ni Lord. Alam nyo, yung early church, ganito po yung istorya niya. Sa early church, tinayo ni Peter, sabi ni Lord kay Peter, and you are Peter, and on this rock, I will build my church. And itong bagay na to nangyari after ng ascension ni Jesus sa heaven. Nangyari po ang lahat ng ito in the book of Acts, the Acts of the Apostles. Sabi ng Panginoon, do not leave Jerusalem because I will give you the comforter, the one who helps you. Sabi niya, huwag kayong umalis dito kasi bibigyan ko kayo ng Santong Espiritu. So, this happened in the book of Acts chapter 2. When the church started, ito po yung nangyari. Acts chapter 2 verse 4. Ang sabi po dito, and they were filled, diffused throughout their souls. So, ang tindi niyan, diffused throughout their souls. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng diffuse? Sinalinan. Nilagyan. Yan pong ibig sabihin niyan. Meron din pong term diyan na infuse. Yung pong in-infuse, it is a medical term na parang ini-inject. Yan po yung ibig sabihin nito. To their soul, with the Holy Spirit. Sabihin mo sa katabi mo, yun ang kailangan. Are you excited to your journey with the Lord? So we need the Holy Spirit of God. Hindi mo pwedeng baguhin ang sarili mo na ikaw lang. Kaya ang church, hindi tayo dapat nag-iisa. Sabi mo sa katabi mo, dapat hindi nag-iisa. So we need the Holy Spirit. Dapat isa lang ang Spirit natin. Hindi tayo iba-ibang Espiritu. One Spirit. It must be led by the Spirit of God. So dapat isa lang tayo. Isang Espiritu, yung sinusunod natin, yung naghahari sa atin, isang Spirit lang, yung na-diffuse sa atin throughout our soul. So kaya excited ako sa bawat isa sa inyo na gawin natin ang mga bagay na ito. Are you excited? So how to be the church? Number one, you need to be devoted. Pakisabi sa katabi, dapat deboto. Ano? Dapat ano daw? Buti na lang. Akala ko kasi nagkamali ako ng pandinig. Narinig ko sabi na iba, dapat devote. Hindi pala, deboto pala, no? You need to be devoted. No, you need to be devoted. Anong ibig sabihin nito? Yung iyong isipan, yung iyong damdamin, yung iyong gustong gawin, nakukunet lahat dito. Yan ang pagiging devoted. Nabubuhay ka, may ginagawa ka, pero ang laman ng isipan mo, laman ng damdamin mo, lahat ng bagay na gusto mong gawin, ang iniisip mo si Lord. Come on! Sino may naiintindihan? Namamalengke ka, ang iniisip mo si Lord. Naglalaba ka, ang iniisip mo si Lord. Parang wala na akong kausap. They devoted themselves. So, ibig sabihin ng devoted, yung bang hindi mo kayang mabuhay nang wala yun. Hello?
hindi mo kayang mabuhay nang wala nun. Eh, marami ngayon, di baling walang Lord, basta may Facebook. Ito pa, di baling hindi makapagbasa ng Bible, basta may Wi-Fi. Hindi sila natitinag pag walang word ni Lord. Pero pag walang Wi-Fi, di mapakali. Tinan mo yung katabi mo. Aling mas mahalaga, si Lord, word ni Lord o Wi-Fi? Sabi niya, Pastor, nakakonect kasi yung Bible ko eh. Hindi kasi mabuksan siya pagka ano, walang internet. Wow! Palusot! So you need to be devoted, and it is the verse in the book of Acts chapter 2 verse 42. And they steadfastly persevered, devoting themselves constantly to the instruction and fellowship of the apostles, and to the breaking of bread, including the Lord's Supper and prayers. So imaginein mo, they devote themselves to the apostles' teaching. So word ni Lord. So how to be the church? You must read your Bible. Hello? Sinong masaya nagbabasa ng Bible? Yung masaya nagbabasa ng Bible? Yung pag tinamaan ka, hindi mo sinasara. Yung nag-i-enjoy kapag kayong ano, ipopost ko to para tamaan sila. O ganun ang pagbabasa ng Bible. Ang pagbabasa ng Bible, personal. Hello? So, you need to devote yourself to the Word of God. You need to read the Word of God because the Word of God is the truth. The Word of God is the truth. And the truth shall set you free. Kaya maraming mga tao deceived because they don't know what is the truth. Yun po yung problema. Minsan, marami tayong alam na balita, pero yung magandang balita mula sa salita ng Diyos, hindi na natin naiintindihan. Kaya maraming mga tao pumupunta na lang sa program, sa activity, spiritually speaking, pero wala nang intimacy kay Lord. Yun po yung nagiging problem natin. People go to the church but never be a church. Parang educational system natin. Marami pong mga highly educated but they are unlearned. Hello? Tingnan mo yung katabi mo, ang tindi ng pinag-aralan yan, ang taas ng mga grade. Tama. Pero ang problema, hindi tayo marunong sa mga bagay na patungkol sa pinagagawa sa atin ng Panginoon. Sino dito gusto mong maging church ka? So you need to devote yourself to the apostles' teaching. To, and constantly, pakisabi, constantly. Hindi lang every Sunday. It must be every day. Hello? Sino yung masayang-masaya ka dito ngayon? Naiintindihan mo to? At kailangan nyo ng Bible, personal Bible, kailangan nyo yan. Because if you don't know the truth, you will become a slave. Because only truth can set you free. Maybe physically, emotionally, intellectually, you have freedom, but you are oppressed by the spirit of poverty, spirit of anger. Come on, somebody on this place. It is possible that you are a Christian, yet you are oppressed by the spirit of poverty. Tingnan mo yung katabi mo, utak mahirap pa rin. Sabihin mo sa katabi mo, ang kahirapan, hindi kalagayan sa buhay. Ang kahirapan, nasa utak lang yan. Tandaan nyo, ang kayamanan, hindi pera. Ang kayamanan, matabang kaisipan. Ang kayamanan, malayang kaisipan.
At ang malayang kaisipan, mapapalaya lang yan ang salita ng Diyos. So you need to devote yourself. Read the Word of God and you will be free. Saan? Palalayain ka sa kahirapan, palalayain ka sa sama ng loob, palalayain ka sa galit. You need to be devoted. Hello? Parang gusto kong dito na lang humarap. Ha? Hello? Okay, talaga, iba talaga sila. Iba yung energy na nandito. Ibang-ibang espiritu na nandito. Parang tayo lang nagkakaintindihan. Yung nandito, parang yung mga espiritu. Parang espiritong pauwi na. Dito naman, parang espiritong gusto na matulog. We must have the same spirit. When we hear the word of God, dapat meron tayong excitement. Come on! Kasi palalayain ang iyong negatibong kaisipan. Palalayain ang iyong negatibong damdamin. Palalayain ang iyong negatibong kalooban. You need to invest your time, invest yourself reading the Word of God. So how to become the church? Be devoted. Not in tradition, not in religion, but in the Word of God. Binabasa natin ito para hindi tayo makipagdebate. Binabasa natin ito para magbago ang aking buhay. Alam niyo po ba, pinakamatindi pag hindi nagbabasa ng Bible, laging paawa sa sarili. Kawawa naman ako. Hindi ko kaya yan. Eh, ang ganda-ganda ng kanta. God is more than able. Bakit ikaw disable? Be the church. He is more than able. So walang Kristiyanong disable. Halika atin tayo. Hindi ko kaya. Halika punta tayo. Walang pera. God is able. So read your word. Read the Bible. So if you want to be the church, ito yung pinakamahirap sa lahat. Yung parang anak ka pero hindi. Tanggalin natin yung deception. Ngayon, starting today, be devoted. When the word of the Lord said, it is done to you. It is done to you. So pag sinabi ni Lord, Lord, akin to Lord, akin to Lord, babaguhin ni Lord ang buhay ko. At pag binago na ng Panginoon ang isipan ko, kasunod niyan buhay. Ang kasunod, pag binago ng Panginoon ang isipan ko, binago ng Panginoon ang buhay ko, ang kasunod na babaguhin ng Panginoon, alam niyo kung ano? Bulsa. Sino yung hanggang ngayon, hirap na hirap ka pa rin magbigay kasi pinaghirapan mo yan. Ganyan ang bulsa ko. He is more than able. Parang inconsistent, no? He is more than... Kaya bang lagyan ng Diyos ang bulsa mo? Eh bakit hindi mangyari? Basahin mo yung word. Walang problema sa Diyos. Walang pangako. Walang problema sa pangako ng Diyos. Ang problema yung utak mo. Kasi ang tagal mo ng utak yan. Pakisabi, pakibago na lang. Ang bagong buhay mula sa bagong utak. Tinan mo yung katabi mo, buti na lang. May word ni Lord. Amen. Sino dito yung magiging devoted tayo sa word ni Lord? Excited ako sa word ni Lord kasi lahat ng sinasabi ni Lord mangyayari sa akin. Kaya hindi puro mercy. Lord, mahabag ka. Hindi ka bibigyan ni Lord kasi kaawa-awa ka. Bibigyan ka ni Lord kasi tapat ka sa kanyang salita. Kasi maraming mga tao minamanipulate si Lord. Nagpapaawa pa nga, nagpapasting pa nga, hindi pa nga naliligo eh. Hindi na naliligo, hindi pa kumakain. Nagpe-pray na lang, Panginoon, ayusin mo.
pagpalain mo ako, sabi ni Lord, sundin mo salita ko. Hindi ka ibibless ni Lord kasi kawaawa ka. Ibibless ka ni Lord kasi mas honoring ka sa kanyang salita. Naintindihan nyo ba sinasabi natin ngayon? Be devoted. Sabi mo sa katabi mo, be devoted. He is more than a... Ngayon, hindi mo na igaganon ang bulsa mo. Pag ginanon mo ang bulsa mo, ang laman yan, wala ka ng wallet. Lasty na lang. Kasi hindi pwedeng ilagay ang pera mo sa wallet mo. Masisira eh. Imagine mo, kinukwento ko lang iba, sabi niya, eh? Kwento pa lang yun, di mo pinagwalaan. He is more than able. He is more than able. Magtanong-tanong kayo, amoy-amoyin nyo kung sino nang ganun. Sino kaya dito yung amoy pera na? Huwag nyong utangan, tanongin nyo kung anong sekreto pagsunod sa salita ng Diyos. Kasi yung mga mahihirap, ang hanap nila pera. Sana magkapera. Alam mo ba, saan ba tayo kikita ng pera? Yan talaga ang mga mahihirap. Ang hanap ng mahihirap, laging sinasabi ng mahirap, pera. Ang mga mayayaman naman, alam niyo mga mayayaman, bumibili sila ng mga bumibili. Kasi mayaman na. Kaya ang mga tao, ang pinag-uusapan nila, yung mga nabili na nila. Pero yung mga mayamang-mayaman, alam niyo itong mga taong ito, hindi nila pinag-uusapan ng pera, hindi nila pinag-uusapan ng binibili nila, napupuntahan nila, hindi nila pinag-uusapan yun. Ang pinag-uusapan nila, idea. Idea pinag-uusapan nila. Sino dito ang excited ka sa press idea? Yung word ni Lord, i-apply niyo yung idea na yan, hindi po ma-outdate. Kung paano ka nga asenso, nasa word din ni Lord. Sino yung masayang-masaya ka na andito ka ngayon? Second thing, if you want to be the church, you must have a reverent fear in the Lord. No, you must have the reverent fear. Meron kang banal na pagkatakot. Sabihin mo sa katabi mo, banal na pagkatakot. No, sino dito yung excited ka sa banal na pagkatakot? Yung pagbinasa mo yung salita ng Diyos, sa sarili mo, hindi mo siya pwedeng i-violate personally. Kasi alam mo, ibang klase si Lord eh. Kapag binayulate ko to, walang mangyayaring masama kay Lord, pero sa akin, meron. Have reverent fear. Pakisabi sa katabi, may banal na pagkatakot. If you want miracle, if you want signs and wonders, yung mga kamangha-manghang bagay sa buhay mo, mga milagro mararanasan mo, you need to understand this thing. Sabi ng verse, in verse 43, and a sense of awe, it is reverential fear. It is a sense of awe, a reverential fear came upon every soul. And many wonders and signs performed through the apostles, the special messengers. So mga kasama, if you believe God, there is a signs, miracles, and wonders. At yung pangangaral ng salita ng Diyos, hindi yan mahirap, madali yan. Maniwala kayo sa sambarangay, pag may sakit, imposible na hindi siya gagaling. Kasi si Lord ang nagpapagaling. Basta kayo sama-samang nagpe-pray, tayo sama-samang nagpe-pray, merong signs, miracles, and wonders. Available yan sa mga anak ni Lord. Are you excited to be the church? Have reverent fear in the Lord. Wala kang gagawin na hindi mo kasama si Lord. Yun po yung ibig sabihin ng reverent fear. Hindi mo gagawin ang isang bagay na hindi kasasamahan ni Lord. Kaya, wag na wag kang makikipagrelasyon na hindi kasama si Lord. Hello? Hello? Hindi KJ si Lord. Merong ipiniprepare si Lord talaga para sa'yo. Excited kayo sa piniprepare ni Lord para sa'yo? Ako, meron akong pinagpe-pray ngayon. Yung, Lord, magkatuluyan to.
Pinagpe-pray ko na, eh, Lord, pagbalain mo po itong dalawang ito. Nawa po, makita nila na sila po ay para sa isa't isa. Nagmamahalan po sila. Tayo nga mga single, tayo mga single, tayo mga single. Single na babae, single na lalaki. Single, single. There is no blessing in singleness. There is no blessing in singleness. God wants to build a family. God wants to build a family. Huwag na huwag kayong makikipagrelasyon na hindi kasama ang Diyos. Hindi porke masaya ka, tama. Kaya I pray sa lahat ng mga single na naandito ngayon, magkaroon kayo ng partner. Ilingan na ninyo ang inyong sarili. Tingnan na ninyo yung mga nakatayo. Lord, buksan mo po ang kanilang mga mata. Tanggalin mo ang kayabangan. Tanggalin mo ang pride. Tanggalin mo ang personal ambition, personal preference. Lord, kung ano ang kalooban mo, yun ang sundin namin. And that is signs, miracles, and wonders. Kaya minsan hindi natin malaman yung milagro kasi hindi ka naniniwala. Hey Joan, napit siya, Pastor, may nagbigay po ng chocolate sa akin. Good! Good! Huwag nyo lang hahaluan ng mali siya. Walang masama sa relasyon. Tayo kasi masyadong malicious yung thoughts natin. Kaya walang milagro sa buhay mo. Sino excited? Magkakaasawa ka. Magkakaasawa ka, bigay ng Diyos. So pwede na kayo maupo. May milagro sa inyo. The fact na tumayo ka ngayon, may milagro yan. So, have that kind of reverent fear. Lord, kung hindi lang galing sa'yo, hindi na ako mag-aasawa. Lord, pero kung galing sa'yo, kahit ang tingin ko pangit, Lord, i-humble mo ako. Kasi minsan talagang ganun tayo, masyado tayo mapanghusga sa kapwa. Ang goal natin, family. Kaya tuwa ako kay Jason. Tsaka si Ampi na andyan ngayon. Tuwa ako sa kanila. Have reverent fear in the Lord. Yung bang katuwang mo na nag-a-advance ang kingdom. Sino excited dito katuwang mo nag-a-advance ang kingdom? Alam nyo ba maraming mga tao ngayon, pag boyfriend, girlfriend, kiligan sila. Walang panahon kay Lord. Eto, pag nagkaanak sila, wala pa rin panahon kay Lord. Bakit? Sa anak na lahat ng posting anak. Walang posting sa ministry. Walang posting sa pagtulong sa kapwa. Deceive. Kaya tayo nagbibuild ng family para maging blessing tayo. At hindi sumpa ang mga anak natin pagpapala yan. So lalo tayo nag-i-engage sa ministry. Have reverent fear in the Lord. Lord, lahat ng ito galing sa'yo. And by the way, I just want to tell you this. Alam niyo, pagka binanggit niyo yung salitang Lord, there is something in your spirit, something in your soul. It is the powerful God. And for Him, nothing is impossible. For Him, nothing is impossible. Kaya do not pray for healing. Do not pray for healing. I-align mo ang sarili mo kay Lord. Lord, this body is yours. My life is yours. So Lord, itong katawan ko sa'yo ito, may problema ito, Lord, pakiayos mo. Natatanggal yung pride pag naiintindihan mo talaga yung Lordship. Nagiget nyo po ba mga kasama? Have reverent fear. Pakisabi reverent fear. And hindi lamang yon, the church are united as one. The church are united as one. No? You need to be united. Sabihin mo sa katabi mo, dapat makipagkaisa ka.
So they are united as one. Hindi sila nag-iisa. Hindi rin sila kanya-kanya. Tayo! Come on! May naiintindihan kayo? Kaya mararamdaman mo yun sa sarili mo. Dito sa loob ng church na ito, meron kang ayaw mo na ugali niya. At ito rin naman ang gusto kong sabihin sa'yo, meron din sa church na ito, ayaw sa ugali mo. Kung mag-aayawan tayo sa mga uga-ugali natin, wasak tayo! Do not allow the enemy to destroy this church. Be united as one. Pagkakamali ng isa, pagkakamali ko yun. Hindi ako mas magaling kaysa sa inyo. Sino may naiintindihan? Hindi nag-iisa, hindi kanya-kanya, tayo. Sino naiintindihan itong mga bagay na to? Kaya pag church natin ito, mga kasama, kahit ayaw mo sa kanya, paki-like ng post. Kasi minsan pag ayaw mo, kasama mo yung gusto mo. Tingnan mo naman itong mga post nito, oh. Grabe itong mga to, ha? Nagigetyo po bang ibig ko sabihin? I learned that. Kaya ito sinishare ko sa inyo kasi this is my experience. This is my journey. So, kaya yung aking bibig, nilalagyan ko na ng Bulkasil. I don't want to talk any negative things. Hindi ako masaya sa kapalpakan ng iba. Tinan mo yung katabi mo, ikaw, kumusta ka? Kapag pinintasan mo yung isa, siguradong may pipintas din sa'yo. So hindi, pintasan na tayo. Tuwan-tuwan ang demonyo. Sabi ng demonyo, yan, kayo pa lang, ayos na. Sino dito excited ka, babaguhin natin sarili natin? Babaguhin natin. Sino dito excited ka, Lord, babaguhin mo ako? Lord, yung ayaw ko, Lord, namatay ka para sa kanya. Kaya kahit ayaw ko, Lord, minahal mo siya, mamahalin ko rin siya. Sino dito yung excited ka na gano'n ang magiging isipan natin ngayon? Kaya mga kasama, we need to be united as one. No, united as one. Pakisabi sa katabi, united as one. Acts chapter 2 verse 44 says, and all who believe, sabihin mo sa katabi mo, all who believe. Do you believe? Do you believe? Be united as one. Be united as one. All who believe, who adhere to and entrust in and rely on Jesus Christ, were united and together they had everything in. Yes, may mga differences tayo pero meron naman tayong pwedeng pagkasunduan. Ayaw ko sa ugali mo, ayaw mo rin sa ugali ko, pwes, mahali natin si Lord. Ang hirap sa church sa walang pansinan. Patay na, papatay na natin yung mga hindi namamansin. Espiritu kasi yan. Patayin ang espiritong hindi namamansin. Ulitin ko, patayin ang espiritong hindi namamansin. Handa ninyong patayin yan? Pag hindi ka pinapansin, ikaw ang mamansin. May nagiget? Be united as one. Hindi yung pagpinansin ka, taray mo. Ano? Pray ulit. Mga kasama, mapagmahal na tayo ngayon. Sino excited? Mapagiging mapagmahal ka. Be united as one. Sabihin mo sa katabi mo, because I believe, I will promote unity. No, sino dito yung masaya-masaya ka mangyayari ang mga bagay nito? Be the church. No, be the church. And then fourth thing is, as a church, we must have the culture of generosity. Sabihin mo sa katabi mo, wala nang palibre, wala na rin kuripot,
wala nang madamot, namimigay na. Alam niyo ba kung gusto mong ikaw ay pagpalain, magbigay ka? Because the Word of God said, if you, it is more blessed to give than to receive. If you want to be a blessing, no? If you want to be the great, you must give. Generosity. Tinan mo yung katabi mo, huwag ka nang magpapalibre, ha? Ikaw naman lilibre. Nag-get nyo, mga kasama? Sino dito ang gusto nyo? Ikaw ang church. So, ilibre nyo mga ano, mga kasama nyo sa school, kasama nyo sa bahay. Sasama na yan sa inyo pag nangyari ang mga ganyan. Culture of generosity. Verse 45. No? Verse 45. And they sold their possessions, both their landed property and their movable goods. Imagine mo, pati yung napuntahan nilang lugar, nabili nilang lugar, pinamigay nila, and anong sabi dan, and distributed the price among all according as any had need. Binenta nila to the point, to the extent na nagbebenta sila para lang makapagbigay. Because generosity is a culture. Huwag kayo mag-isip ng ganito. Pag marami na, mamimigay ako. Sana marami akong pera. Tandaan niyo po yan, mga kasama, ganito. Kukunti pa lang, mag-practice ka na mamigay. Dadami yan. Excited kayo, dadami yan? Because the more you sow a seed, it will grow. It will sprout. And later on, it brings fruit. Tandaan nyo po, pag magandang lupa, nilagyan ng binhi, kahit hindi ka mag-pray na tumubo, tutubo yan. Pero kung tinanim mo sa simento, kahit pray ka ng pray, Panginoon, tumubo po ito. Hindi yan tutubo. So yung perang nilagay sa mall, hindi natutubo yun. Papawala na yun. Pero yung perang binigay mo sa isang taong nangangailangan dito sa church, dadami yun. Tingnan nyo yung katabi nyo, baka hindi pa nagtatanghalian ng iba dyan. Eh nagmerienda ka na, maghahapunan ka pa. Tingnan mo yung mga parang gutom. Sabi mo, libre kita. Culture of generosity. Amen? Imbita kayo ng kakain sa bahay niyo. Huwag kayong puro kayo lang kain ng kain. Kaya sa sambarangay, pag nagpipicture kayo, sinusum out ko talaga yun eh. Uy, ang dami-dami nila. Pero bakit yung first-timer ko konti? Sa dami ng mga to, yung ko konti, baka tigigisang kabang bigas to. Yung pagdalaw nyo may impact. Huwag puro presence. Come on! Culture of generosity. Tigma magkano lang kayo sa dami nyo. Sang kabang bigas, mabibili mo. Dahil pag binigyan mo isang pamilya, isang kabang bigas, naku, malayo ka pa. Paparating na kami, pupunta kami dyan, nakahanda na lahat yun. Bakit? Kasi na-bless sa buhay mo. Kaya hindi tayo nagpo-program sa sambarangay. We bless the community. Sino excited dito, mga kasama? Sabihin mo sa katabi, culture of generosity. And the devoted, and the church is, they love each other. Pakisabi sa katabi, they love each other. Pakisabi nga sa katabi mo, I love you. With the love of the Lord. Sino yung masaya-masaya? Sabihin nyo naman, sabihin nyo talaga. Huwag kayo sa hangin magsalita. Sabi, love you. Tingnan mo sa mata, tingnan mo, I love you with the love of the Lord. Sabihin mo ulit, I love you no matter what. Kaya mo mahal yan kasi namatay si Kristo para dyan. Kaya wala ng anak ng Lord na away-away. Sino may naiintindihan?
Sabi mo sa katabi mo, they love each other. Tingnan niyo po yung sabi ng verse. Verse 46. Kaya as a church, kapag nangyari ito, ay ang sarap magpastor pag ganito ang church. And sabi niya, and day after day, imagine mo, hindi once a week, simula Monday hanggang Saturday, Sunday, sama-sama pa sila. Sabi niya, and day after day, yung kasing Monday, rest day naman natin yun, para sa sarili natin yun. Sabi mo sa katabi mo, para sa sarili. Love your neighbor as yourself. Huwag mo pababayaan ang sarili mo, alagaan mo rin yun. So sabi ng verse, as day by day, they regularly assembled in the temple with kaya pala tayong sama-sama kasi meron tayong united purpose. Ano yon? And in their homes, they broke bread including the Lord's Supper sa cell group na naglo-Lord's Supper. Sa cell group na nagko-communion. And then partook of their food with gladness and simplicity and generous heart. So merong temple gathering and then merong home. Sino may naiintindihan? Kaya hindi ka lang dito. Dapat nag-i-engage ka rin sa community. Sabihin mo sa katabi mo, they love each other. They gather together. They are united in one purpose. Ano yung purpose na yun? It is all about expanding the kingdom of the Lord. It is all about the business of the Lord. It is all about the agenda of God. Winning souls and make disciples. Sabi mo sa katabi mo, they love each other. Kaya pakasabi uli, mahal kita. Kahit ayaw ko sa'yo. Para may damdamin. Sabi mo sa kanya, mahal kita kasi namatay si Kristo para sa'yo. Kaya pakisabi, kitang-kita ko si Kristo sa'yo. Sino dito yung masayang-masaya ka, kitang-kita si Kristo sa kanya. Huwag niyong titingnan yung katabi mo na, demonyong-demonyo to ah. Mga kasama, pag ganyan ang tingin mo, you are deceived. That person sitting beside you, purchased by the blood of Jesus. So he is not devil anymore. Hindi porque hindi mo gusto ugali niyan, tinaasan ka ng kilay niyan, nadabugan ka niyan, demonyo na yun. Tinan mo yung katabi mo, sabihin mo, I love you with the love of the Lord. Sino may naiintindihan? We love each other. Sabihin mo, I love you. With the love of the Lord. Kaya mga kasama, pag nag-post naman yung mga kapatid natin, i-like nyo naman. Sabi mo sa katabi mo, sino may mga Facebook? Taas ang kamay. Imagine mo, sineshare na natin na one-time worship ni walang nagla-like. Alam nyo, si Pastora kanina, grabe, nag-grip yung heart ko. Share siya ng share numbers sa mga group chat. Walang nagre-response. Alam niyo, ginawa ko, ako nag-heart. I love you. Because this is the message of God. Ayoko na ang asawa ko, ang taong binigay sa akin ng Panginoon, ang katuwang ko sa ministeryo, walang support. Imagine mo, close group na yun, group chat na yun, wala man lang nagre-react. Pastoral ninyo ang nag-chat-chat. Aro! Bakit ganon? Because we are deceived. Amen? Sino dito excited ka ngayon na pag merong message na ganon, biblical message, iha-heart mo? Kasi minsan nandating sa atin, hindi para sa akin to. Kaya yun isinyer kasi siya mismo na-touch. So yung pagkatas niya, isang ayaw na muna. Sino may naiintindihan? We love each other. I love you kaya ko sinasabi to. Sabi mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ni Pastor. Kaya ko sinasabi to. And then last,
Gusto kong itodo talaga ngayong gabing ito kahit abutin tayo ng alas 9 ng gabi. Ano nyo po? As a church, how to become a church? We must have a lifestyle of worship. Sabihin mo sa katabi mo, lifestyle of worship. Meron pong corporate worship, pero merong personal worship. Personal worship. Makinig ka ng music. Personally, kumanta ka na. Kasi personal mo yun eh. We are created to worship God. Tandaan nyo po, noong ang Panginoon lumalang ng isda, kinausap ng Panginoon ng isda. Sabi ng Panginoon, tubig. Kinausap ng Panginoon ng tubig. Sabi ng Panginoon sa tubig, magkaroon ng isda. At alam nyo po yung tubig, nagkaroon talaga ng isda. Ganun ka-powerful si Lord. Yung pong lumalang ang Panginoon ng puno, kinausap ng Panginoon ng lupa. Sabi ng Panginoon, magkaroon ng mga puno ng vegetation dito sa lupa. Nagkaroon ng puno sa lupa. Pero nung lalangin niya ang tao, ang kinausap ng Diyos yung sarili niya. Ang sabi ng Panginoon, let us make man in our image and our likeness. Yan ang sabi ng Panginoon, let us create man in our image and our likeness. So when we are created by God, He talked to Himself. He talked to Himself. Tandaan niyo pong mabuti, napakahalaga ng atmosphere. Pag inalis mo po ang isda sa tubig, mamamatay ang isda. Kasi ang atmosphere ng isda, tubig. Pag tinanggal mo po ang puno sa lupa, mamamatay po ang puno. Kasi ang puno, ang atmosphere niya, lupa. Tayong mga tao, pag tinanggal mo ang iyong sarili sa presensya ng Diyos, mamamatay ka rin. Because our atmosphere is God. We cannot live without God. So this is worship is all about. We are created to worship. God created us for a relationship. So tingnan niyo po yung sinabi ng verse. Last verse. Gusto kong i-share ito sa inyo para maintindihan natin itong mabuti. Verse 27, constantly praising God. Constantly praising God. And it is worship, not just expression. Marami pong mga Christian, praise the Lord. Ganun na lang po yung expression eh. Pero ito po, meron po silang lifestyle of worship. Meron silang lifestyle of worship. They worship God consistently. Constantly praising God. Sino dito yung pag-alis mo sa lugar na ito, narinig mo to, habang nagbabiyahe ka, hanggang pag-uwi mo, at hanggang sa magkita-kita uli tayo, magiging lifestyle na natin yung worship natin kay Lord. Constantly, we need to worship God. And if you constantly worshiping God, you will gain favor from the Lord. And you will gain goodwill with all the people. At ang maganda dito, and the Lord kept adding to their number daily who were being saved. Saan sila niligtas? From spiritual death. So my brothers and sisters in Christ, be the church. Do not go to the church. Be the church. So how to become the church? Be devoted. How to become the church? Have reverent fear in the Lord. How to become the church? We need to be united as one. How to become the church? We must have a culture of generosity. How to become a church? We need to love each other. And we must have a lifestyle of worship. Our God is more than able. Ano man ang sitwasyon mo sa buhay, ano mang kondisyon mo sa buhay, walang imposible sa Diyos. Impossibility, impossible is a faithless declaration. Impossible is a faithless declaration. And if you are faithless, you cannot please God. Because the Word of God says,
If it is without faith, it is impossible to please God. So if you confess, if you said by faith, through His Word, nothing is impossible. If you activate your faith right now. So my brothers and sisters in Christ, my spiritual family, walang imposible sa Diyos. Be the church, because if God is with you, who can be against you? Yes, sometimes may mga mistakes tayo, may mga failures tayo, but you are not marked by mistakes. You are not marked by failure. You are marked by God's love. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Gusto kong ilagay ito sa iyong espiritu ngayon, sa iyong kaluluwa ngayon, na ano man ang sitwasyon mong pinagdaanan, God loves you so much. And God wants to bless you. God wants to bless you. He wants to bless you. So be the church. Starting today, live as if God is with us, because you are the church. God chose you from darkness to light. God chose you from the influence of evil to live in the influence of God. Ganyan ang ginagawa sa atin ng Panginoon ngayon. Kaya yung mga bagay na nakaraan natin, tapos na yan. At ang maganda na pinagagawa sa atin ng Panginoon yung future natin. Pinaghahanda ng Panginoon yung future natin. So pwede ho ba na sa mga sandaling ito, just declare that our God is a God of impossible. With men, many are impossible. But with God, nothing are impossible. Imposible lahat sa Diyos. May milagro. Merong signs, merong miracles, merong wonders, kay Lord. So today, as we stand in our feet, Lord, starting today, I decided, Lord, to follow you. Habang ako'y nabubuhay, naiintindihan ko na ako pala ang church, namatay si Kristo para sa akin. Starting today, Lord, susunod ako sa iyo. Ipamumuhay kita. At yung mga natutunan kong ito, tinawag mo ako from a sinful life to holy life. From the influence of death, now to influence of life. Just receive in your spirit today that you are a different person. God wants to change you. Gusto ng Panginoon na baguhin ka ngayon. Gusto ng Panginoon na baguhin ang iyong isipan, ang iyong damdamin, ang iyong sitwasyon, ang iyong buhay. Mahal na mahal ka ng Diyos. And you need to receive that in your spirit because He is able. He is not disabled. He is able. He is a powerful God. Come on, let's declare. Let's worship. Because you are more than able. Because you are more than able. The Lord can do, it's gonna happen. Just let the way make it true. He's gonna move. He's gonna move. Can you imagine with all of the faith in the room what the Lord can do? What the Lord can do? It's gonna happen. Just let the way make it true. He's gonna move. He's gonna move. If anything is possible.
this account, there is a blind man and mute. In the book of Matthew, chapter 9, verse 27, as Jesus went on from there, two blind men followed him, calling out, "Have mercy on us, Son of David." When he had gone indoors, the blind man came to him, and he asked them, "Do you believe that I am able to do this?" "Yes, Lord," they replied. Then he touched their eyes and said, "According to your faith, let it be done to you." So the only limitation of God's miracle in your life is your believing, your faith. If you want God to do a miraculous work in your life, just to believe. Believe it. No more doubts. No more doubts. Remove the spirit of doubts right now. Tanggalin mo ang espiritu ng pagdududa ngayon at yung espiritu ng pagtitiwala. Like this blind man, hindi ka itatouch ni Lord kung hindi ka naniniwala. God wants to hear your declaration today through this song. For Him, nothing is impossible. It is the very word of God right now. And our God is a miracle-working God. Even today, He is a powerful God. Come on, let's declare by faith. What the Lord can do. Come on. What the Lord can do. Lord, we need your touch, Lord. We need your touch. Just let the way make it true. Let's raise up your hands and believe. He's gonna move. Can you imagine with all of the faith in the room what the Lord can do? What the Lord can do? What the Lord can do? And it's gonna happen. Just let the way make it true. He's gonna work. He's gonna work. Is anything is possible? Is anything is possible? Is anything is possible? Who am I to deny what the Lord? Is anything is possible? Yeah. Is anything is possible? Anything is possible. Anything is possible. Who am I to deny what the Lord can do? Is anything is possible? Anything is possible. Anything is possible. Hindi kagaya ng dalawang bulag na to ang sitwasyon mo. Pero isa lang ang siguradong sigurado ako, may kailangan ka ngayon sa buhay mo. Maybe hindi sight, maybe relationship, maybe finances, maybe yung future mo malabo. Hindi ko alam kung ano yung need mo ngayon, pero gusto ng Panginoon na gumawa para sa iyo ngayon. Tinatanong ka na, do you believe? Do you want me to do this to you? Kung meron kang gustong ipagawa sa Diyos ngayon, maaaring gusto mong magkaanak. Matagal na kayong mag-asawa, pero hindi ka magkaanak. Just ask for a miracle today. Ask for a miracle. Kung gusto mo nang mag-asawa, just ask for a miracle. Husband,
miracle wife. Kung gusto mo ng maayos na pamilya, lagi kayo nagtatalo, just ask for a relationship, a good family. Ask for your miracle today and God will touch you. God will perform miracle to you. I don't know kung ano yan. Maaring financial difficulties, maaring may utang ka. Pero kung gusto ng Panginoon, mabayaran mo yan sa lalong madaling panahon. Just ask God for a miracle. Ask God for a miracle. Just raise up your hands. That is a symbol of humility. That is a symbol of trusting God. Lord, suko na ako, hindi ko na kaya. Dami kong ginagawa para sa sarili ko. Diskarte, pamamaraan. Lord, I surrender everything to you. We recognize that you are Lord. You own everything. You are powerful. And Father, we come to you in all humility. Lord, may kailangan po kami. May kailangan ako. Lord, ikaw ang hari ko, ikaw ang provider ko, ikaw ang Panginoon ko. Kaya Panginoon, sa iyo ang lahat ng bagay at ikaw ang nagmamay-ari. Yung mga anak mo ngayon na may pangangailangan, Lord, huwag mo pong biguin, magpakilala ka sa amin. Gusto namin makarinig ng mga matitinding testimony, a praise report, a great testimony, Lord. Mag-perform ka ngayong gabing ito, Panginoon. Just ask for your miracle right now and then talk to God. Hingin mo sa Panginoon ngayon, hingin mo sa Panginoon. Ikaw mismo, huwag mong itikom yung bibig mo. Just ask God kung anong gusto mong hingin. Maaring business yan, maaring kaligtasan ng pamilya mo yan. Pero the fact na nandito ka ngayon, meron kang hinihingi. At ang sabi ng Panginoon sa'yo, do you believe? And according to your faith, let it be done to you. According to your faith, let it be done to you. According to your faith, let it be done to you. According to your faith, let it be done to you. Father, thank you. Thank you. Lord, lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, ibinibigay namin ito sa iyo ngayon, Panginoon. At habang kami nabubuhay, kasi yung milagro namin ngayon, Panginoon, tinanggap na namin. Tinanggap na namin yung miracle namin ngayon. Tinanggap na namin ang miracle namin ngayon. Tinanggap na namin ang miracle namin. According to our faith, Lord. According to our faith. According to our faith. According to our faith. Just receive that in Jesus' name. Receive that today. And shout aloud. Shout aloud. Shout of victory. Shout as if you receive it. And He is a miracle working God. He is a miracle working God. Alam niyo kung tinanggap niyo yun ngayon, ikaw na ang pinakamasayang tao ngayong araw na ito. At kung tinanggap mo yan ngayon, hinding-hindi na yan maaagaw ng kaaway sa'yo. You purchased that today by your faith. May resibo na yan sa'yo ngayon.